Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo'y maging marapat, pagkisihan ang lahat ng ating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang king kapurihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.
makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumarating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatwa ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Panginoong Diyos na patuloy na pinagkakaloob sa atin. Tayo malalakas at naririto ngayon nakapagpuri at nakapagpasalamat sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo may dumadating na mga pagsubok sa ating buhay, personal man yan, pampamilya, o sa iyong kaibigan, ano? Minsan ang iyon, minsan natin na itanong sa ating sarili, minsan tayo takot, natatakot na kung anong mangyari sa problema nating kinakaharap. Minsan mas malaki ang ating takot sa problema kaysa pagtitiwala sa Diyos, no? Ganyan minsan ang tao, mas takot na harapin ang mga problema kaysa ipagkatiwala ito sa Panginoong Diyos, no? Dahil tayo mahina, no? Lagi tayong natatakot pag tayo halimbawa may mga pagsubok sa buhay gaya ng karamdaman. Natatakot tayo sa pwedeng mangyari sa atin kapag tayo may sakit. Pero hindi naman siya naisip natin na ito'y ating ipagkatiwala sa Panginoong Diyos. Tingnan ninyo sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias. Siya ay isang dakilang propeta, pero siya ay dumadaan din sa matinding pagsubok sa kanyang bilang isang propeta. Siya ay nahihirapan, no? Kahit ang kanyang matalik na kaibigan, ang hangad sa kanya ay masama. Siya ay nagdudusa. Pero, sabi niya, mas malaki ang tiwala niya sa Diyos kaysa mga problema, kaysa takot sa mga problema ang dumadating sa kanya. Yun ang kagandahan sa kanya. Malaki, mas malaki ang pagtitiwala niya at pagmamahal sa Diyos kaysa mga pagsubok na dumadating sa kanya. Pag may pagsubok, pag sinang mong problema, ano, mas malaki pa rin ang tiwala niya sa Diyos. Kaya kaya niyang harapin sapagkat siya'y naniniwalang ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya mga minamahal, ganyan din dapat tayo. Pag tayo may dumating na pagsubok sa ating buhay, huwag tayong matakot. Magtiwala sa Panginoong Diyos. Yan man ay personal na personal sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoong Diyos, no? Pagkatiwala mo ang lahat sapagkat may nagtagumpay na diyan. At yan ay pinakita sa atin ni Propeta Jeremias. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, dito ipinakita niya ang dalawang nilalang, ano? Si Adan sa lumang tipan at sa bagong tipan si Jesus. Sabi niya, nung dumating si Adan at nung siya'y magkasala, ang bunga ng kanyang kasalanan ay paghihirap at kamatayan. Kaya ang tao'y nagdudusa, naghihirap dahil sa kasalanan ng mga nauna sa atin. Ano? Pero, sabi ni San Pablo, ngayon, dumating si Jesus. Ano? Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa napakarami ang pagsuway ni Adan. Ngunit, malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Minsan, maraming mga tao ang iniisip, ako'y hindi makakasimba, ako'y nahihiya, ako'y makasalanan. No? Iniisip niya sa kanyang sarili, siya'y makasalanan. Kaya parang ayaw na magdasal, ayaw nang lumapit sa Diyos, ano? Ayaw nang sumimba. Pero tandaan ninyo ito, ano? Higit na mas malaki ang kagandahang loob ng Diyos kaysa kasalanan mo. Kaya ang inaantay lang sa iyo'y pagbabalik loob. No? Laging tandaan natin, mas malaki pa rin, lagi ang biyaya at kaloob ng Diyos, ano, sa tao. Sapagkat, mahal niya ang tao. Tingnan ninyo sa mabuting balita, yan din ang problema ng mga alagad. No? Ang mga alagad,
Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Bakit natatakot ang mga alagad? Sapagkat sila'y binubuli ng mga tao. No? Sinasaktan, pinahihirapan dahil sila'y nangangaral ng katotohanan. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. No? Huwag kayong matakot. Isipin ninyo, kung yun ngang maya, no? Ay pinahahalagahan ng Diyos, kayo pa kaya? No? At sabi ni Jesus, ang inyong katakutan, huwag yang nakamamatay ng kaluluwa na magdadala sa iyo sa impyerno. Ano? Kaya minsan tayo takot na takot, ano? Pero sabi ni Jesus, ang inyong katakutan, yang magdadala sa inyo sa impyerno, ano gayan? Kasalanan. Yan ang katakutan ng tao, no? Ang paggawa ng kasalanan. Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, tayo'y mahal ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa lagi ng paraan para tayo mapabalik sa Kanya. At yan ay ramdam ninyo, personal. Ano? Gumagawa ang Diyos ng pamaraan para ikay mapalapit sa Kanya. At ang pamaraan ng Diyos ay iba't iba. No? Lumapit ka lang sa Kanya para sabihin sa iyo ng Diyos, ikay mahal ko. No? Mahal kita. Lumapit ka lamang. At mapapansin ninyo ang Kanyang pamaraan ng pagkasabi ng mahal kita ay pabigat ng pabigat sa tao. Hanggat hindi mo nauunawaan ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa iyo. Pabigat ng pabigat. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, ganyan ang Diyos magmahal sa tao. No? Iba't iba. Yan ay personal kung lumapit sa atin. Kaya ngayong linggong ito, yan ang ating idalangin sa Panginoong Diyos. Una, sana tayo maging matatag sa mga pagsubok na dumadating sa atin, na dapat ay higit na mas mataas ang ating pagtitiwala sa Diyos kaysa takot sa mga problema. Pangalawa, huwag tayong matakot sa mga dumadating na mga pagsubok, no? O kaya huwag tayong matakot sa tindi ng kasalanan, ano? Ang mahalagay lumapit tayo sa Kanya sapagkat ang biyaya ng Diyos ay higit na mas malaki sa kasalanan natin. Ang inaantay lamang ay pagkabalik-loob natin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Gaya ng propetang si Jeremias at ng mga apostol, tayo man ay nakararanas ng hirap sa pagiging tapat sa ating Panginoon. Buong pananalig tayong dumulog sa Kanya para tayo tulungan habang nananalangin, Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, naway maging tapat siya sa pagsunod ng kanyang Panginoon, sa kabila ng lahat ng pagtutol at pagbatikos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para kay Santo Papa Francisco at mga pinuno ng simbahan sa lahat ng antas, nawa lagi silang manalig sa Panginoon at buo ang loob na magbigay saksi sa Kanya sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa mga pari at relihiyosong nahaharap sa mga krisis,
Nawa makatagpo sila sa halimbawa ni Jesus ng lakas para magpunyagi sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa lahat ng tinatawagang sumunod kay Jesus ng lalong tapat, nawa bukas palad silang tumugon sa kanyang panawagan at magpunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa ating sarili at lahat ng mga mahal natin, nawa pagpalain tayo sa ating mga pagsisikap at iligtas tayo sa lahat ng sama. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Panginoong Jesus, pagkaloob mo sa amin ang biyayang makapanaig sa mga pag-aalinlangan at pahalagahan ng kanghigit sa anumang dito sa lupa. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang lalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh.
gayang lumuhod, manatilipong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Sambahin ang alam mo,
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Darkness is
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking free and safe parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Play Go, Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita ang mga pagdiriwang nakasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina
para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukalang lahat ng pagkapal at biyaya, buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.